Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, dalawang fast attack craft ng Pilipinas dinploy sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link, ang Acero Class Patrol Gunboats na BRP Lulinato Taong PG-902 at BRP Jenner Tinangag PG-903, ay kamakailan ay nagsagawa ng isang mahalagang maritime patrol at sovereignty patrol mission sa paligid ng Pag-asa Island, bahagi ng Kalayaan Island Group. Ginagamit ng Pilipinas ang soberanya ng teritoryo, jurisdiksyon, at epektibong pangangasiwa sa rehiyong ito alinsunod sa internasyonal na batas. Binibigyang diin ng operasyong ito ang matatag na pangako ng Armed Forces of the Philippines sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept, na naglalayong pangalagaan ang mga interes sa karagatan ng bansa at tiyakin ang seguridad ng ating mga teritoryong pandagat. Dinagdagan pa ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang presensya sa Sabine Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea kasunod ng nadiskubring nakatambak na mga durog na coral reef. Ito ay kasunod sa presensya ng mga Chinese vessel sa lugar at mas pinaigting na militarization ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy Spokesman for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, layo ng pagdagdag ng kanilang presensya sa Sabine Shoal ay upang masiguro na walang man-made activity na nagaganap sa shoal. Nilinaw din ni Trinidad na walang nangyaring standoff sa lugar, nakabantay at nagmo-monitor ang militar ng Pilipinas sa lugar. Kinumpirma din ni Trinidad na nakadeploy sa lugar ang monster ship ng China kaya binabantayan din ito ng Philippine Navy. Itinanggi naman ni Trinidad na ang Sabine Shoal ang bagong flashpoint sa West Philippine Sea Dispute. Ayon sa opisyal, ang flashpoint sa West Philippine Sea Dispute ay ang illegal, coercive, aggressive at deceptive actions ng China na ngayon ay sentro sa bilateral consultative meeting ng DFA at Chinese Foreign Ministry. Pinaigting ng China ang militarisasyon nito sa Subi Reef, na bahagi ng Territorial Sea ng Titu Island, na kilala rin bilang Pag-asa Island. Ayon kay Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa isang press briefing noong Martes, kinumpirma ni Trinidad na ang mga istruktura at kagamitan ng militar ng China ay naitatag sa loob ng Subi Reef at iba pang pangunahing base militar sa West Philippine Sea. Iniulat din ni Trinidad ang pagkakaroon ng mga construction vehicle at heavy equipment sa Subi Reef. Binanggit niya na nabawi ng China ang humigit kumulang 3,000 hektarya sa loob at labas ng Philippine Exclusive Economic Zone. Nilinaw niya na ang makabuluhang mga pagsisikap sa reclamation ay naganap mula 2011 hanggang 2013. At wala nang bagong malalaking reclamation na naiulat ngayon. Patay po doon sa inyong monitoring, sir. Gaano na po kalawak yung directly ng China sa territorial waters natin? The total reclamation reclaimed area within our EEZ and out of our EEZ, I could roughly around 3,000 hectares. This includes their major bases. This includes Subi Reef, which I would like to correct, is outside our EEZ, although it is 12 nautical miles, roughly 12 to 15 nautical miles from Pag-asa. Total area is roughly 3,000 hectares. So lahat po yun, sir, may mga structures na po. The major bases, Subi, Mischief, Johnson, are already militarized. They have airstrips, they have harbors for warships. There are structures on land that we could only surmise are aircraft hangars. They have military-grade communications equipment. Hindi ba to, sir, creeping invasion na on their part? O katagal na natin kinoconsider na ganito na nga yung ginagawa ng kabilang panig? The Chinese Communist Party has reclaimed approximately 3,000 hectares already in the entire South China Sea. Some of these features are within our EEZ, some are outside of our EEZ. Is there a creeping invasion? Yes, and this has begun since 1992. When we started noticing Chinese markers in the expanse of the West Philippine Sea and the South China Sea. Sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ilang hectares po yung occupied nila? Within our EEZ is Mischief Reef and Johnson Reef. I will have to get back to you on the area, the land area they have reclaimed for Mischief and for Johnson. Okay. Sir, nakakita ba tayo activity ng possible expansion ng kanilang reclamation and also can we categorize na functional military bases? Yes, area na occupied these nila. Are functional military bases. They have already militarized the South China Sea. From the early 1990s when they started putting up fishermen shelters,
And then it was mentioned by the narrative of the Chinese Communist Party that these are now for marine scientific research. And then they started the reclamation activities in 2011, 2012, 2013. And then they started stationing military grade equipment. They started putting up military communications on these islands. They landed the first military aircraft. They placed in their harbor facilities for the PLA Navy ships, the Coast Guard and the Maritime Militia. They have militarized the South China Sea. Umakyat na sa 122 ang bilang ng mga sasakyang pandagat ng China ang binabantayan sa West Philippine Sea, ayon sa Armed Forces of the Philippines nitong Martes. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na 106 na Chinese Maritime Militia Vessels, 12 China Coast Guard Ships, at 3 People's Liberation Army Navy Ships ang nakita kamakailan sa lugar. Ang kabuuang bilang na 122 ay mas mataas kumpara sa 104 na Chinese vessel na naitala noong nakaraang linggo. On the presence of Chinese vessels in the area, covering the period 23 to 29 July 2024, there are 104 Chinese presence in the area, broken down to Bajo de Masinloc, Panata Island, Sabina Shoal, and Iroquois Reef. From the period 30 July to 05 August 2024, the total Chinese vessels in the area are 122, broken down to 12 CCGV, 3 PLA Navy, and 106 Chinese Maritime Militia Vessels seen in Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Lawak Island, Panata Island, Patag Island, Sabina Shoal, and Julian Felipe Reef and Iroquois Reef. Na-monitor din ng AFP ang presensya ng Chinese survey vessel ang Sanhao sa Sabina Shoal sa nakalipas na 10 araw. Ang nasabing Chinese survey vessel ay paikot-ikot umano sa Sabina Shoal, kaduda-duda ang pabalik-balik umano na zigzag pattern na paglalayag ng research vessel ng China na Kezu Sanhao sa Escoda Shoal ayon sa Philippine Navy. Sa latest monitoring, ngayong araw, ang Kezu Hao ay may layong 20 nautical miles sa timog ng Escoda ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Anya, may ipinapahiwatig ang isang zigzag pattern o track na ginagawa ng China. Ikinumpara ito ni Trinidad sa isang tao na umaaligid sa isang barangay na may masama na intensyon. Anya, kung innocent passage lang ito o napadaan lang, dapat ay tuloy-tuloy lang ito sa paglalayag. Sa press conference nitong Martes, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na hindi nagpaalam ang Chinese survey ship na magsagawa ng marine scientific research sa datos mula sa Dark Vessel Detection Program. Nagpapahiwatig na ang naturang barko ay umalis mula sa military base ng China sa Panganiban Reef noong 26 ng Hulyo at mula noon ay dumaan na ito sa Ayungin Shoal, Roger Soliman Shoal, Bulig Shoal, Hasahasa Shoal, Abad Santos Shoal, hanggang sa tuluyang nakarating sa Escoda Shoal. What activities have you monitored po at Sabina Shoal, sir? Kasi you said you have been monitoring po sa area. Ano po ang mga na-monitor na pong activities? Yes, we have monitored the presence of a survey vessel, the Sanhao. For the past 10 days, we have tracked the area it has traversed. It came from Mischief Reef 10 days ago. It has sailed through areas within Sabina Shoal and southern part of Sabina Shoal. We have informed the appropriate government agency about this. So how long have you been there, if you have an information? How long have you been staying in the area for? Like for how many days now? The survey ship. Yes, sir. It has been crisscrossing the area. We have monitored it leaving Mischief Reef 10 days ago. 10 days ago. 10 days ago, it left Mischief Reef. It has been doing an illegal, rather a zigzag pattern close to Sabina and the southern part of Sabina Shoal. We have informed the appropriate government agency about this. We have checked with DFA. No request for a survey has been filed by that ship. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.